Ilang linggo bago ang NBA draft ay kaluwat ka na ng paghahanda ng mga players na papasok nga dito. At kabilang na nga ngayon dito ang isa sa pinakasikat na papasok sa draft, ang anak ni LeBron James na si Bronny. Matapos nga ang pro day na sinalihan dito ni Bronny James sa Los Angeles Lakers, nga magpakitang gilas sa mga NBA scouts na manonood at nagkakaroon ng interes sa kanya, ay ngayon ay naimbitahan naman ulit siya dito sa Los Angeles Lakers para nga dito sa pre-draft. Well, ginagawa lang naman to ng mga NBA teams para nga mas lalo nilang ma-evaluate ang specific player na to kung karapat dapat nga ba silang idagdag dito sa kanilang lineup. So far, ayon mismo dito sa manager ni Bronny James na si Rich Paul, ay dalawang teams lamang sa NBA ang kanilang inatendan dito nga sa pre-draft workout. Dito nga yung Phoenix Suns at ang Los Angeles Lakers. Pero sa ngayon mukhang mas mataas ang tsansa na sa Los Angeles Lakers talagang mapupunta itong si Bronny James. Dahil ba naman sa kaliwat ka ng paghahanda at pagpo-promote sa kanya ng franchise na ito. Bukod pa dito no, hindi din talaga natin may iwasan na napakalaki ng impluensya ng kanyang tatay na si LeBron James dito nga para sa koponan ng Los Angeles Lakers. Sa ngayon ay napoproject bilang 55 overall pick dito si Bronny James na nailabas ng ESPN Top 100. Saktong-sakto rin to dahil mayroong dalawang draft na magagawa ngayon dito ang Los Angeles Lakers. Sa first round ay meron silang 17 pick, samantalang sa second round naman ay meron silang 55th. Kung saan kinakukutuban na maaaring isa sa dalawang pick na to ay mapunta ang anak dito ni LeBron James na si Bronny. Pero bukod nga sa Los Angeles Lakers, kung sakasakali magkaroon din ng interest dito ang Phoenix Suns kay Bronny James, ay maaari nila itong i-draft bilang 22 pick. Yun mismo dito sa manager ni Bronny James, yan lamang ang pinaka-pinapopoko sa nilang teams dahil ayon mismo dito sa kanya ay ayaw nilang magkaroon ng two-way contract dito si Bronny James. Gusto nilang mangyari yung buo mismo ang loob at magtitiwala dito kay Bronny. Dahil kung sakasakali man daw kasi na pumasok ito bilang isang two-way contract ay malilimitahan ang paglalaro nito sa loob ng court, which is yun ang ayaw nilang mangyari, no? Kaya naman sa lahat ng mga teams na nagkaroon ng interest kay Bronny ay natira na lamang dito ang Los Angeles Lakers at Phoenix Suns. Pero dapat nating isipin na hindi lamang si Bronny James ang mayroong kompetensya dito nga para sa Los Angeles Lakers dahil madaming mga bata din ang tinututukan dito ng LA. Kaya na lamang yung naimbitahan nila dito na si DJ Burns na kung saan merong inspiring story dito nga para sa kanyang draft. Tipin nyo, no, grabe yung pinagdaanan ng batang yon para lang maimbitahan dito ng Los Angeles Lakers. Naman hindi rin biro ang mga pinagdadaanan niyan para lang magkaroon talaga ng atensyon at matanggap sila dito para sa koponan. Pero abangan natin yung mga susunod na pangyayari dito para kay Bronny James at dito nga sa paparating na NBA draft. Pero kung kayo ang tatanungin sa palagay ninyo, makukuha ba dito ng Los Angeles Lakers itong si Bronny James? Karapat dapat nga ba siya dito para sa franchise o sa Phoenix Suns na lamang siya pumunta?